Hello mga ka-fiber, nandito tayo ngayon sa aking skinning process. Ang gagawin po natin ay naglagay po tayo ng aluminum sa ating pyesa. Skinning process po ito na parang demolde ang ating pyesa. Pwede po natin baklasin at lagyan na lang ng double adhesive pagkatapos. Yan, pero skinning style po siya. Yan, kaya mas matibay. What? Yan po, natapos ko na yung sawing area niya. First coating. Ang ilalim po niyan ay gel coat, fiberglass, and carbon fiber para pwede po natin siyang baklasin at medyo matigas siya. Yung next naman po natin, yung dalawang side niya, yung left and right, gawa natin siya ng lagyan natin siya ng gel coat. Ang ating gagamitin resin and brass and pwede rin roller. Hello guys, si Ka-Fiber po ito. Pakita po sa inyo itong ating skinning process ng ating Toyota Yaris spoiler. Yan. Ito mga Ka-Fiber, ito yung skinning process ko na sinasabi ko na medyo matibay. Ang ginawa ko, yung process natin ay ginawa, ito kasi yung ano, DIY natin mga Ka-Fiber, DIY lensa, then yan, lagyan, ang unang process ko dito, linagyan ko siya ng gel coat, then next ako ng ano, 300 fiberglass, ihinadlay ko sa gel coat para maging matibay ang ating carbon fiber na skinning. Bakit ko po ginagawa ito Ka-Fiber? Kasi sa katagalan po ang ABS plastic at fiberglass, hindi natin masabi kahit sobrang sanding natin yan, eh hindi po talaga yan nag-jojoint ng sobrang tagal. Kapag ito po naitulak o nagalaw mo yung ating ABS plastic at carbon fiber, mas malamang po ang tendency na maghiwalay siya. Kaya ito po yung pinaka magandang process natin na gagawin sa ating skinning. Yan. Ang ginawa ko po, yung after po ma-gel coat, lilagyan ko ng 300 ply lang para sa ating skinning, para meron lang pagkapitan yung ating carbon fiber sa ating pyesa. Yan. Ang pinaka mahalaga po nito, ang ating carbon fiber ay matibay ang pagkakapitan. Yan. Para mas matibay ang ating carbon fiber. Mas long life siya sa ating product. Yan. Ang kasunod na po ito, medyo ano po ito eh. Ito yung medyo jelly-jelly pa. About 80% pa lang ang pagkakadry. Pagkakatuyo niya. Then, ilalatag ko na tong carbon fiber saka natin ilalaminate, kasi pagka ilaminate mo agad yung carbon fiber, nakikita natin yung mga ano to, pwede siyang umangat, masira yung ating pinaka cut line, kaya hinintay muna natin na siya ay medyo mag jelly or matuyo-tuyo ng about 70 to 80% bago natin ilatag ang carbon fiber, para masiguro natin mga ka-fiber na matibay at maayos ang ating mga cut line. Yan, ito po yung ating carbon fiber fabric, yan, na ilalatag dito sa ating pyesa. Ito po yung ating tinatawag nila na cube carbon fabric. Yan, latag po natin siya dyan, ang cube carbon, latag natin siya, then yan. Woo! Yan, hanapin natin yung line niya. Yan. Yan.
Pagkatapos po nito, kukuha na po tayo ng resin para sa mabasa na ang ating cube carbon na skinning upgraded. Yan. Waiting po tayo ng resin. Alright, guys. Kung nagawin natin, basahin natin yung ilalim. Masa palatag na tayo ng carbon fiber. Basahin natin yung ilalim niya. Yan. Ganoon natin latag. Basahin natin ang latag parte ng ating yan, paglalatagan. Kasi minsan hindi na aabot ng resin yung ilalim ng ating yan, fiberglass yan. Kailangan mabasa siya ng resin para may kapit yung ating carbon fiber. Yan. Then, gamit lang tayo ng brush para masyad mas maging maitulak natin yung resin sa loob ng ating yan, skinning yan. Ito yung ating first ply ng sa ating skinning process na may fiberglass base sa ilalim. Mas maraming resin, mas maganda mga ka-fiber sa unang ply para subot. Talagang manuot yung ating resin sa ating product. Yan. Yan. Kapag nabasa mo na, yung mga excess na fiber na malalaki, pwede mo na rin tabasin. Yan. Dito sa ilalim, tabasin mo na rin dito sa ilalim para hindi siya mabigat. Then patungka uli ng resin. Yan. Ito po yung DIY style lang po ito ng ating skinning. Yan, kaya yung ating place maliit lang. Pero pwede rin naman. Huwag lang tayo mag-aalikabok. Yan natin nyo. Yung ating modified skinning ng carbon fiber ng ating spoiler. Yan. Dust lang ating gamit hanggang matapos. First coating tayo mga ka-fiber. Yan. Kaya sigurado na natin na madidikit yung ating carbon fiber sa ating minoldi na fiberglass. Yan. Masisiguro natin tong ating carbon fiber na mas matibay siya kaysa sa gel coat lang ang ilalim. Kasi ito gel coat plus fiberglass 300. Ibig sabihin, ang ating carbon fiber ay mayroong pagkakapitan na base yung ating linagay na 300 CSM. Yan. Medyo matibay siya kahit tuklapin siya o kasi ditong spoiler talagang paluin siya ng hangin, kaya kailangan natin medyo matibay. Yan, hindi siya bubuka. Ito skinning type natin mga ka-fiber. Ito po ay removable. Pwede po natin itong tanggalin sa ating product.
Yan, pakikita ko po sa inyo mamaya ang sultan to. Pwede po rin din siyang tanggalin na pwede para siyang walang molde eh, pero para siyang molded product pagka natapos mga ka-fiber. Ito yung ating style na ang skinning na pwede siyang removable siya na parang naka-mold para product siya. Yan sa ating spoiler. Pwede mo siyang tanggalin kung medyo what? Hindi mo nagugustuhan ang iyong design or pwede mo siyang linisan. Yan. Removable siya para siyang molded product. Kaya mas maganda po yung ganitong style na pag-skinning. Yan. Tapos po nito, antayin nating matuyo mga ka-fiber, then magpatong ulit tayo ng second coating. Yan. Ito po yung ating first coating. Depende po sa resin ang coating natin mga ka-fiber. May resin po kasing medyo malabnaw na hindi siya talaga kumakapit ng makapal. And ito po resin natin, medyo maganda po ang pagkakatimpla, kaya medyo makapal na siya agad sa first coating pa lang. Yan, maraming salamat mga ka-fiber. Tutok lang po sa atin. Lucky Pinoy Fiberglass po. Yan.